Oy, dito ka. Dito na doon. So this afternoon nga ay nag-attempt po kami na lumabas since wala pong supply ng tubig tsaka kuryente dito sa Deka. And as you can see, mga sasakyan nandito nag-aabang sa paghupa ng tubig. Pero mabagal po ang hupa ng tubig since sa labas po talaga ay bahang-baha din po sila. So, pati tricycle, mga sasakyan, hindi makalabas sa taas ng tubig sa labas. As of July 25, is hindi naman ganun kataas sa Deka.
no? Compare mo sa labas, talagang nagpastaon na. Sa deka naman, thankful kami kasi hindi naman pinasok yung mga bahay dito kasi mataas na din talaga yung deka. Madami nag-aabang sa labas kasi nga gustong tumawid kaso nga lang. Dahil ang mahal ng pamasahe ng mga nagbabangka or mga naghahatid, 200 one way lang, Diyos ko. Punta kang palengke, 400. So talagang inaantay nilang humupa at madami nag-a-attempt lumabas. And kasi nga wala na pong supply ng tubig, wala na din supply ng food sa loob. So yun lang yung hindi maganda dun, no. Safe since lagpas tao na nga yung tubig. Pinatay nila yung supply ng kuryente. So lahat dito sa Bulacan, I mean sa May Kawayan, ay wala po talagang kuryente. So, nagtanong yung kuya ko kung kaya ba ng sasakyan yung tubig. Pero unfortunately, yung mga automatic or matic na mga sasakyan, hindi kakayanin yung tubig. Kasi medyo malalim pa, hanggang bewang pa siya. So, yung sumunod sa amin, ayan, is sinanong siya ng kuya ko. Pero hindi rin kaya. Kaya wala kaming choice kundi bumalik. Alas 12 ng tanghali yan. So, balak namin umalis na lang ng alas 3. Baka sakaling humupa na yung tubig. So, ito ay second time na namin lumabas. Mag-a-attempt kami. At yung tao pa rin ay nag-aantay na humupa. Since nga mabagal ang hupa, talagang nakipagsapalaran na kami dito, guys. No? Mapapansin nyo, medyo nag-aalangan pa yung kuya ko. Pero tinuloy pa rin namin. Kasi nga, kailangan na din po namin mag-grocery at the same time malengke sa Balintawak. Kasi nga, wala talagang mabilhan. Sarado ang palengke, sarado lahat. Yung malapit dito na mga convenience store, nagsara din since wala talagang nakapasok. So talagang makapipilitan kaming lumuwas ng Malabon. Doon po kami mag-grocery. And sa Balintawag kami mamamalengke ng mga gulay. Wala rin kaming supply ngayon ng karne at isda dahil wala rin po makuhanan. Baha rin po sa palengke natin dito sa May Kawayan. Ano ba ba na dito sa sasakyan? Sabi ni Kuya, pagkalampas mo na lang dito, doon sa may ano.
pero lang. Ayun, no, sa taas. Ano kaya nga yan? Ulo mo? Legring? Ano kaya nga yan? Kasi yan. Kaya yan eh. Ito ang sinasabi ko yan nung nakaraan parada. Ano yung magkano sa magaling? Ano pa? Hindi ka magkano yan? Uy. Na ano din pala si... hindi na ano to si Kenya rito. Ay, kuhati sila sa loob sis, oh. Bahay nila, oh. Ano nga lang natin nito. Hindi na natin si Mayuro. Ako nga din yung kamali, wala nga po. Kaya. Sis, kami naman pa. 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 Sis, kami huwag na tayo doon kasi talaga doon ang matatama. Yung bewang din. Ay, yung ano dyan? Leg. Ito tayo. Ito po. Kaya ah. Kaya yan. Galing-galing, Deka. Sa ano, may mga pasaway na kayo tumabi. Inabot na nga kami ng gabi dito sa daan. Kung mapapansin nyo, nagmisto lang ghost town tong sa Luisoy kasi nga wala pong kuryente. Nakita nyo pong kuryente kanina ay solar light. Kaya talagang kapag wala ang solar light dito, sobrang dilim. Wala rin ilaw sa loob ng deka at sa labas ng deka. Buong sa Luisoy, buong Maykawayan. I mean, hindi pala buong Maykawayan kasi yung ibang part ng Maykawayan meron ng kuryente. So, dito lang sa, talaga sa atin yung wala. Ayan yung bahay nila mayor. Kung mapapansin nyo, wala ng tao. Humupa na din po dito banda kila mayor yung tubig. Pero pagdating dito natin sa deka, ayun, still meron pa rin tubig. Medyo mataas pa rin yung tubig. Nasa tuhod na lang siguro yung tubig. No? Sobrang bagal ng paghupa ng tubig dito sa harap ng deka talaga.
Pero hindi na ganun kaano sis, no? Na, pero mabagal lang siya. Hindi. Sa tubig yun. Ano, magpalapalong. Hindi umano. Finally, nandito na nga po kami nakarating sa Deka. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat.